outlet. Tapos na. Pinapatay niya ito yung ginawa namin kahapon. Ito ang simento. Ginawa namin kahapon yan. So, hindi pa nakakabit yung ano, yung ilaw. Yan. Triplet po yan, okay? Triplet apartment. Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Admittedly, estimate lang, okay, estimate lang, mga less than 100 siguro yung bahay dun. Mga less than 100 lang yung bahay sa Paraiso Homes. Pero maganda naman yung area, hindi siya binabaha actually. Nagbaha lang dun isang beses nung bago lang yung na-block yung ano nila, yung creek sa likod nila. So yun lang ang dahilan kung bakit nagbaha. So ngayon parang na-solusyonan na yun, yung baha sa Paraiso Homes. Pero yun na nga sinasabi ko, yung mga residente, maganda naman yung residente. As in peaceful naman, peaceful. Mayroon na siyang mosque doon, may nagawa silang mosque. Dati nung nakatira tayo doon ay wala pa pong mosque. Ang pinakamalapit na mosque doon ay yung sa may dito, yung sa may Maranao, yung mosque ng Maranao, yung Rainbow Mosque. Hindi pa natin nadaanan yung Rainbow Mosque. So, yun lang ang pinakamalapit na mosque sa may Paraiso Homes, yung Rainbow Mosque. Ating pati yung dito sa may ano to, meron din mosque dito sa may Super Highway. Okay. So yung dito naman sa Super Highway, medyo malayo-layo ng konti. Kasi sa looban pa yun eh. So, kung halimbawa Muslim po kayo, okay, dyan kayo sa Paraiso Homes, ay maganda na ngayon kasi mayroon ng mosque sa loob. May nag-donate ng lote doon. Ginawa nila ng mosque sa loob. Mismo sa loob ng subdivision. Okay? Kumbaga parang donation yun, donation ng isa sa kanilang residente. Which is maganda naman, wala nang problema. Okay. So, by the way, napatransfer po tayo nun, nung, siguro, I think, yung sa ano ko, yung sa abroad ako. Yeah, so, hindi na po ako nakasama nung naglipat, kaya yung lumipat kami dyan sa may ano yun, sa may Kabatangan. Okay. Nung lumipat kami dyan, hindi na ako nakasama kasi nasa abroad ako that time. Ngayon, so siguro parang mga 2008 ata. Okay, 2008 yung alis ko. Mula Abu Dhabi. Ay, mula Zamboanga City papuntang Abu Dhabi. So, mga, yun na, mga hindi pa, 2008 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Okay, 21, 22, 23. So, lampas na, almost mga lampas 10 years na po. Okay, lampas 10 years na siya. Tagal-tagal na rin. So, matagal-tagal na rin tayong nawala sa Paraiso Homes. So, dadaanan natin yan, okay? Dadaanan natin. Hindi kung open o kung may guardia sila doon. Kasi parang may ano siya, may guardhouse sila doon. Pero hindi ko alam kung nagpapaiwan sila ng ID doon or whatever. Kasi parang required. Pero kahapon dumaan ako, ay wala naman. Kasi may pinuntahan kaming apartment dito. Okay, yung apartment na pinaparenta. Pwede, gawin natin ang video yun. Okay, yung apartment. So puntahan natin yung apartment. Para makunanin natin ng video. So dito po, ito po yung dinadaanan natin dati. As in, ilang years na ang dumaan. Nung since college tayo. Dito po dinadaan yung motor ko, yung Max 2. Ganito pa rin yung daanan. Hanggang ngayon buhay pa rin yung daan eh.
imagine nyo na lang, di ba? Imagine nyo lang ilang taon na, ilang years na. College pa tayo. Itong daan na to ay the same daan pa rin na dinadaanan ko dati. Nung college pa. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung daan. Wala pang bitak-bitak or whatever. Tibay. Tibay rin, di ba? So, ilang years na yun? Ilang years na rin tayong graduate, di ba? Nakapagtrabaho na tayo abroad. Nakabalik na tayo. Hanggang ngayon, maganda pa rin. Pero ito ato. Itong era na to, bago na ato to. Ito, dito, yung dinadaan natin, bago na to. Pero yung banda doon, yung sa bandang sa unahan, yun pa yun. Yun pa yun ang dating daan. Yun pa rin yun ang dating dating daan ng tumaga. Okay? So dito po dito po ako na slide nung isang araw. Minsan hindi, isang matagal na yung doon pa dito mismo yan yung sa may poste na yan. Dan tayo. Parang wala na yung guardia nila dan. Wala na, hindi pumunta yung guardia dito. Wala na ata silang pang sahod sa gwardiya. Kaya nakalock. Yan pong mosque na sinasabi ko. Yan, mosque. Sa loob po yan mismo ng subdivision. Ito po ang subdivision. Okay. Yan. Ang laki ng mosque, di ba? Donation lang po yan sa kanila. Dinonate. So, ito nga sinasabi ko. Yan. Hindi po yan binaba dito. Okay, walang nagbaba dito. Nung isang araw lang, nung minsan, nung, yun nga, yung sinasabi ko, yung, dito sa may kalayaan pala, okay, yung kalayaan. Kalayaan ba yun? Yung subdivision? Oo, oh, yung parang kalayaan ata yung pangalan. So yan, yung dyan sa may kalayaan po ay nabara, nagbara. So yung pumasok dito lahat yung tubig. Akala nila pati Pilimbes na damay. Dito sa may likod na to, okay, dito sa may likod na to ay meron po yan siyang creek. Okay, yan. So nabara yung creek, yun. Ito po yung sinasabi kong triplet. Tapos na. Pinapatay niya ito yung ginawa namin kahapon. Ito ang simento. Ginawa namin kahapon yan. So, hindi pa nakakabit yung ano, yung ilaw. Yan. Triplet po yan, okay? Triplet apartment. Okay. Yan po ang dyan tayo nakatira dati. Okay. Kasi hindi pa naman apartment yung dati. Okay. As in regular na bahay lang po. Okay. Napakarami naming graduate dyan. Okay. Kaya hanggang ngayon hindi po yung pinababenta ni mother kasi kumbaga maraming history ang bahay na yun. Maraming memorable moments po ang bahay na yun. Okay. As in lahat kami magpinsan kahit ako. Okay. Ako pati mga pinsan ko pati si mother diyan na rin graduate ng masteral ng doktoral niya. Okay? Kasi doon po doon sa may bahay na yun. Okay? Tanda-tanda ko pa nung ako nagsusundo kay mother mula Tawi-Tawi. Okay? Mula hindi sa Holo po ata si mother dati. Okay? Sa Notre Dame. Sa Notre Dame pa si mother sinusundo ko. Kasi nag-aaral siya sa ng kanyang doctoral sa may WIMSO. Okay? Sa may WIMSO. So, dyan dumadaan. Dyan. Ako ang susundo sa kanya. Dito pa yun. Dito pa yun. Dyan. Dyan, graduate si mother. Isa sa hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung bahay. Kaya ayaw nga ni mother na ibenta yung bahay. So, yun. Ginawa ang apartment. Ginawang triplet apartment. Okay, so 3 unit po yun. Okay, 3 units ang apartment. 3 units po siya, up and down. Okay, up and down. Meron sa baba, meron sa taas. So by the way, kung halimbawa for example, irerenta nyo yung sa baba ay kasama na po yun yung sa taas. So up and down nga siya. May tubig na. Okay, may tubig. Mayroon ding kuryente. So
nakita nyo yung kurente po kanina ay heat transfer lang po yun kasi kinonvert siya, kinonvert mula sa non-commercial to commercial residential, kasi mula residential papuntang commercial kasi nga ay naging apartment na. So yun daw sabi, yun pang sabi ng architect, kung halimbawa gagawing apartment daw ay kailangan talagang ganun, kailangan gawing ipa-commercial sa, okay, gawing commercial yung connection mo sa Samselco. Ibig sabihin kung mula residential, okay, kasi residential naman siya dati, bahay lang, regular na bahay lang siya dati. So ito transfer na po siya, gagawin siyang commercial, which is na apartment nga. By the way, adjust natin yung ating lens kasi parang bumaba siya. So anyway,